adversaryo ang ating third objective habang may iwan yung ibang players ng Indonesia. Gonzalez though with a solo kill, makukuha siya dito ni CW. And for this one, ano may pinaka nakikita natin na magiging struggles ng Indonesia kapag ka umabot na rin dun sa point na yung digi nila is more on the ultimates na lang talaga? Kapag yung Philippines ay nabait out yung times journey, number one problem. Second is yung macro play na pwede natin expect from Philippines. Solid na kinuha nila tong Uranus and we can see na pwede sila mag-split. And then, magiging malaking threat din tong Beatrix plus the Xavier. Masakit talaga. There will talk. Dito mo naman. Pwede kasi na magulat talaga si Vin. Sa sobrang squish siya ng isang digi. Kahit may times journey yan, pwede kasi mamatay muna siya bago mangyagot. Soto, naipit sa kitanan ko na ba? And Soto will just get away. Hindi siya Esmeralda this time. Siya ay isang Uranus. At alam natin, yung region niyan ay out of this world. Kasi nga, Uranus. Oo, kumaga parang kailangan niya lang muna dito na makigulo at mang-agaw ng atensyon ng Indonesia. Out of this world yun eh. Oo, bakit? Uranus. Uranus. Oo nga, no? Out of this world. Oo, parang naglalag na. Parang nag-FPS na kaya ako. Kamusta ka naman? Kamusta naman ang ano mo? Nag-rating na si Yara siya. Although take note, si Sans ay meron ng Clock of Destiny. So, feeling ko hindi muna siya nag-build nung kanyang, nabuo niya na talaga. So, later on, mas magiging masakit. So, pwede na siyang habulin dito or puntahan agad ng Team Philippines. But, I like the vision na ginagawa dito ni Villaluna. Kasi mas kaya niyang bruskuhin yung digi. Ang kaibahan sa game number 2 and 3, this game number 4 na lamang nasa Del Rosario. At siya na yung nakauna doon sa unang turtle ng ating laban. With that, ang ganda rin yung ginawa nila, parang inipit nila yung Indonesia muna. Tinalayo doon yung kanilang katapat na si Albert. Tapos saka nila ni-retreat. This time, aabot nga lang ng level 7 itong si Albert, which means na pwede siyang makipagbakbakan sa retry battle. Ang ganda nung pull ni R7 para hindi din makapag-attempt agad dito si Del Rosario kasi nakapwesto yung Philippines eh. Pinuloy na dito yung turtle para hindi din makuha nung Philippines yung positioning at pwede sila makapwesto if ever na magkaka-contest or either kumuha na sila ng trade sa ibang lanes as Philippines will try to take this turtle and Albert papasok to. Hoy, at nakuha ka rin dito ni Del Rosario at Gonzalez. Meron na siyang Blade of Despair pero wala pa siya dito and that is the Esmeralda going down. Yep. Sans with a sliver of HP, makakataka siya. Mm-hmm. Pero that is still a win. Yep. On the side of the Philippines, nakakuha kayo ng isang kill kay R7, nakakuha kayo ng isang turtle, and nagbumaliktad na ang tunog ngayon. Kung kanina pro Indonesia ang nakakuha ng mga turtles sa mga objectives, this time around, Philippines ang nagdodomina. Ang maganda kasi sa ginawa doon ng Philippines is, surely, nakakuha pa talaga na lamang pag nakukuna mo na ko yung turtle bilang jungle versus jungle matchup. Now, nangyari is, umabot ng level 7 din itong si Albert. Kaso ginawa ng Indonesia, di ba, hinatak nila yung turtle. Which means na nagprolong pa. Si Indonesia, gusto niyong gawin na mag-double back muna itong si Albert bago sila mag-engage sa turtle. Kaso dahil sa pagkita ito, nag-level 8 bigla si Del Rosario. And it didn't matter na nag-level 7 si Albert kasi labang pati sa level itong si Del Rosario. So yung mga maliit na bagay na yun, nag-compound siya, Philippines gets it. And then, yung Indonesia nang gigil pa after nilang matalo dun sa turtle retry battle, lumaban pa sila. So oh nalulita ulit sila. Oh my goodness! Si Sans, pinapunta sa Pilipinas. Welcome to the Philippines! Philippines. No? At dito, yung si Leon ay hindi makapwesto. Napaganda lang ang positioning dito and even yung communication between Imam and Del Rosario. Nice play for them. At makakita tayo ng rotations na already from Gonzalez and Villaluna coming from the top lane. Even Soto, napakalalim na ng vision niya dito against Team Indonesia. So, it is safe to say that Pilipinas ngayon ang lamang sa ating map control. Although R7, ulit, parang nakita na natin ito kanina yung dire-dire. Uy! Ano lang, check lang daw ko. Grabe si Imam doon kasi ang plano niya lang is since wala nga siyang first skill, ang gagawin niya is gagamitin niya yung Dawning Light para Delegates as we are back sa ating laro. Sakto-sakto pagkakabalik na kukuha na naman. Turtle, tatlong turtle. Mag-apat na turtle. Ninja Turtle. Tama. Ninja Turtle. Tama. Galing. Galing good. Thank you. Natanong mo na kanina, di alam ko na. Ako ngayon ko lang na ano. Ngayon lang ako nakasabay sa patch update. Oo, okay. Nag-red ping si Ate mo siya. Oo, pero I'm back. Alam mo si OSX. Nakakonect na ako. Alam mo si OSX, kanina kagabi nag-red ping din. Oo, nag-red ping. Oo, pinaka-red ping si ano. Si OSX sa lahat. Oo, tama. Nawala talaga, no? Nag-half-pass left na game na bigla. But anyway, going back dito sa ating game, yung lead niya ng Philippines, hindi talaga natin siya masasabi na safe na kalamangan. Kasi yung Indonesia, meron silang potential to actually wipe out the lineup. But speaking of wipe out, ang sakit ng damage dito ni Gonzalez and the target is Vin. They might force this times journey. Kidding aside, medyo malungkot talaga kasi dito yung atmosphere sa kanan. But we are back again. 8-minute game time pala po tayo, ladies and gentlemen. And so far, yes, it is still on the Philippine side. Nakasira ng Torre against Team Indonesia. And ang sakit ng damage dito ni Gonzalez. I feel, correct me if I'm wrong, Wolf, parang nangyari dito, ginagamit agad ni Gonzalez yung kanyang sniper against the Vin para ma-force si Vin na lumayo at hindi mawala siya sa range. That's the problem. Kaya hindi talaga ako nagan na lupitan dun sa DGP. Kasi sabihin na natin okay siya dun sa Akai. Pero apart from that, wala na. Yung Xavier pala, presence pa
lang ng Xavier, dapat hindi dapat naisip na dito ni ng Indonesia na parang hindi na ganoon kaganda. Tapos dinagdagan pa ng Beatrix. In fact, yung Beatrix nga last pick, 'di ba? You can see it coming from a mile away na yun yung kukunin ng side ng Team Philippines. So, ill-advised na paggamit dito ng Akai. Kasi Diggy, kasi parang wala siyang na-achieve. Hindi kumpara doon sa Diggy na nakita natin nung Philippines game 1. Yeah. Yung kasi, may flicker tapos nagiging aggressive siya. May kasama nga din kasi yun, may kasamang Eve. So, multi-purpose siya. Meron siyang binabantayan. And this time around, si Sans naman, hindi din naman siya nagkakaroon ng chance na makadamage eh. Kasi parang lagi siya na-force back. Yep. So kapag kami na-force back ka na, ano yung purpose ng Times Journey in a way? Uy! Uy, pero may nahuli ito. CW, hindi naman tayo, pero siya ay tumakbo unti-unti. At Villaluna will go down. Si Vin, si Sans at si Albert ay makakatakbo. Kamuntikan place coming out here from Akai. Iba talaga yung, ano, yung effect ng Inspire with the lifesteal. Ang bilis, ang bilis talaga, no? Hindi siya namatay doon. I honestly thought na short kill na yun, but this one it is. Pero napaganda nga, comes by for the Philippines. Again, another 1-7 ang pamamatay sa kamay ni Del Rosario. Napakalayo na nang napuntahan dito ng mga players. Ay, sige, sige, sige! Gonzales! Gonzales, stepping up! Maniac Mini! Wala. Oh, pero ubos! Ubos ang Indonesia! Ginulat ang lahat! Kaya itang i-tatlong tore. Kaya itatlong tore. May sabog. Was a win for our delegates, for our champions. Wow, iba.